nice kung ano sa inyo ibigay ang aking naranasan bilang barbero. Ako po ay noon pumunta po ko na Maynila, may skill na po talaga ako, meron ako marunong pa ako mananahe, marunong po ako magtahe. Ganito po, bali pumunta ko na Maynila dito, ang alam ko lang po ay mag-apply ng mananahe kasi marunong din ako magtahe. Kaya naging ako, naging empleyado sa factory, naging factory worker ako. Ganito po yung nangyari, tinawagan ako ng kapatid ko na marunong naman daw po ako magtahe, magpuhandal ng makina. Kinuha niya ko, tinawagan ako sa probinsya at yun, pumunta ko na Maynila at nag-apply ng mananahe bilang factory worker. Bilang factory worker po ay nandyan po yung may amo ka yung supervisor po, yung tulad niya yung supervisor, lahat ng ginagawa mo ay binabantayan nila. Yung kilos mo ay dapat consistent na maganda yung performance mo. Pero yung aking ano naman doon, hindi naman ako totally talaga nanahe natin doon. Yung tulad ng mga yung pananahe ng bra yun, yung bra yung Victoria's Secret po yung ginagawa namin. Bali, hindi po ako naka-assign sa pananahe. Naka-assign po ako sa yung assist, ina-assist po yung mga mananahe na ganito yung gagawin nila. Kung ano operation nila, doon ko binibigay yung ano nila, yung tinatahi, yung Victoria's Secret yun po. Iba-ibang operation po yun. Yung mahiming, yung placket, ibig sabihin, tinutupi, at yung mga stripe na pag ano lang mga belt ng bra. Yun, ganun. Bilang mananahe, hindi pa ako na-assign doon sa kanilang sa pananahe. Pero meron pong naisa lang ako sa pananahe. Naninibago pa ako kasi matagal pa akong naninibago sa ako sa makina. Ibig sabihin, nagkakaroon po ako ng diferensya yung tinatahe ko, hindi ko na perfect, pero mabilis lang din na nakuha ko yung operation na yun. Natuto. Ayan. Tinanggal na naman ako doon kasi alam ko na. At ngayon, ginawa pa kung nagde-deliver ako sa iba't ibang mga operation sa mga mananahe. Kung anong saan sila nakatuka, yun ay bibigay ko sa kanila. Yun. At tapos yung tinitingnan ko yung kung mali ba o maganda pa yung tinatahi nila, maganda ba ang dalang ng tahi nila. Yun, ganun po. Masaya naman bilang empleyado kasi araw-araw ka may trabaho. Pero po, ngayon po ang ginagawa ko, yung trabaho ko ngayon ay bilang tagagupit. Barbero pa ako. Talaga nakasanayan ko na po na simula nung 9 years old. Palagi kong hawak po yung gunting. Kahit mabigat po yan, yung patabas ng tila yung hinahawakan kong gunting na sa tatay ko po yun eh. Talagang patabas po ng tila yun. Hindi po yung sa yung pambuhok. Pero talagang pinursigit ko po yun na kahit sa ganung edad,
ay marami akong mga pinsan kasi na ang haba na ng mga buhok nila, kapatid ko, mahaba nila ang buhok nila. Sabi ko, pag ako natuto nito, siguro hindi ko man naisip naging trabaho to dito sa Maynila. Yung, ano na yun, yung paggugupit. Kasi, sabi ko, magkano kaya ang kinikita ng isang barbero? Tinatanong ko sila, sabi na secret, pero sabi ko, subukan ko nga magbarbero. Ngayon, dito ako natuto sa Maynila maghawak ng razor. Yung razor na ito, kukunin kayo yung razor. Yan, yung razor na ito. Pag marunong po kayo nito, madali lang. Tapos yung sa gunting naman, yung razor po ito ay kung marunong ka sa gunting dati, mas mabilis ito, yung razor. Ito. ito po, ganito. Yan. Pag marunong po kayo nito, sabi nila mahirap magdupit. Mahirap talaga magupit pag hindi mo kabisado yung paraan ng paghagod ng razor na ito. Pero pag nasubukan mo na at palit-ulit mong inaral, ay talagang mabilis kang matuto. Yan guys. Sa panahon ngayon, ay kailangan mayroon kang talent. Bilang barbero, wag mo ikahiya bilang barbero ka. Kasi yan po ang sabi ko, ano kaya ang buhay ng isang barbero na kikita ba talaga yan? Talaga kikita po. Sa una, pag nangamuhan ka, kumita ka ng 400, 500. Pero pag mabilis ka na, kaya mong kumita ng 900 to 1,000. Ganyan. Sa arawan po, hindi kayang kitain ang 1,000. Ito sa totoo yan. Kasi mag-overtime pa talaga sila ng ilang oras bago nila makuha yung 1,000. Yun po yung mga minimum na wage na natatanggap ng isang empleyado tulad ng SM, factory worker, janitor, construction boy. Yun po ang ano, kung ano mga yung mga minimum wage na, lalo pag minimum wage ka ng pang-province, mura lang talaga. Pero pag Maynila, siguro 500 ano na yan yata. Wala, mahigit na 526 pa. Siguro mas malakas, mataas pa siguro doon. Ang bilang barbero po, sa totoo lang, kikita ka talaga pag lalo kung sarili mo yung barbershop. Kahit nangungupahan ka lang ng barbershop, bilang ikaw ang wala ka ng hatian, kikita ka. Pinakababa dyan ay 1,000. Mabilis ka, kaya mong kitain ng 2,000 talaga. Kaya yung naiano ko, yung binigay na kwenta sa una kong sinabi na ganito yung kitaan ng isang barbero. Lahat sa loob ng ano yun, yung sa loob ng isang buwan, kung consistent yung income mo. O bawas na yung ano, babawasan natin kahit 1,000 lang. Magkano po yun? 30,000 kahit sa 1,000 lang. Yan po. Para kang nasa abroad din. Oo, nasa abroad. Lalo, itong panggugupit po, talagang maganda rin sa abroad. Ito yung magagamit po kahit saan. Daldalam yung gamit mo, dalam yung gunting mo, ay malaking tulong to. Kaya guys, mag-isip ka na. Sa panahon ngayon, napakahirap mag-apply ng trabaho.
Diba guys? Tama. Kung ikaw may skill ka, magtayo ka ng barber shop, maghanap ka ng magandang pwesto para sa maraming tao, yun, makakuha ka ng maraming customer. Kailangan kabisado mo lahat, laptop, army cut, barbers, kung ano mang mga uso ngayong sa kabataan. O kaya may mga alam ka rin sa mga pambabae, kahit paano, ay matutunan mo yun. Mga train, yung mga masisila na pagugupit na mga tatanda, kahit alamin mo rin yun. Kasi yung mga matatanda, alam nila, ayaw nila na mga tulad nito na manipis. Ayaw nila kasi gusto nila yung babagay sa kanila, yung sa kanilang edad. Pero may mga ano rin na kahit matanda, alam, gusto nila ng pambata. Natatawa lang po ako sa kanila na ang ganun ng ano nila. Kaya, guys, mag-isip ka na. Ito yung panahon na sa oras ng kagipitan, sa oras ng kailangan mo ng trabaho, ito po yung sa kasagutan. Mag-aral ka mag-gupit, mag-aral ka mag-gunting, mag-ano. Kung ano man ang hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo, ito po yung kasagutan na kailangan may talent ka. Yung panahon, kahit anuman talent ng ikakabuhay mo, ikang ganda ng kita mo, pasukin mo yan. Hindi lang barbero, marami pa. Pag ano ng mga cellphone na yan, prepare cellphone, refrigerator, aircon, yung mga malulupit yan na kumita kasi pag marunong kayo niyan, may sarili ka ng shop na ipapatayo mo kasi may talent ka. Yan ang pinakamaganda. Huwag ka pupukos sa isang empleyado lang. Minimum wage. Mahirap po na ang tataas na ng bilihin ngayon. Sa panahon ngayon, napakataas talaga. Kaya, guys, itong panahon, sinasabi ko to, ito yung totoo na makakatulong sa inyo. Sa mga kalalakihan at mga bata pa, mag-aral po kayo mag-gupit, mag-aral kayo mag-gunting. Ito ay demand din sa mga sa ibang bansa yung pag-gupit. Kasi ito po ay professional din na trabaho bilang barbero ka. Kasi kahit presidente nga po ay nasusunod sa iyo o yung professional na tao. Pag hindi sumunod, hindi yung gupit niya pangit. Kailangan ano din. Kaya, guys, pakisubscribe po ng channel ko, Gintong Gunting. Saan man sulok ng mundo, dyan sa probinsya, sa Mindoro, dyan sa Kabanatuan, mga OFW, saan man sulok ng mundo, tayo mga Pilipino ay may talent na ipagmalaki kahit saan. Guys, Gintong Gunting po, subscribe, pa-share, and pakipanood po ng maayos. Salamat po. God bless you. Protection sa buong Pilipino, sa buong bansa. Protection sa Pilipinas. Guys, salamat. Sana itong sinasabi ko sa inyo, totoo po yan. Walang halong biro. Ito ang panahon. Kailangan may skill ka na. Thank you. Itong razor po ito ay kung marunong ka sa gunting dati, mas mabilis ito yung razor. Ito. ito po. Ganito. Yan. Pag marunong po kayo nito, sabi nila mahirap mag-gupit. Mahirap talaga mag-gupit pag hindi mo kabisado yung
paraan ng paghagod ng resort na ito. Pero pag nasubukan mo na at paulit-ulit mong inaral, ay talagang mabilis kang matuto. Yan guys. Sa panahon ngayon, ay kailangan meron kang talent. Bilang barbero, wag mo ikahiya bilang barbero ka. Kasi yan po ang sabi ko, ano kaya ang buhay ng isang barbero na kikita ba talaga yan? Talaga kikita po. Oh. Sa una, pag nangamuhan ka, kumita ka ng 400, 500. Pero pag mabilis ka na, kaya mong kumita ng 900 to 1,000. Kanyan. Sa arawan po, hindi kayang kitain ang 1,000. Ito sa totoo yan. Kasi mag-overtime pa talaga sila ng ilang oras bago nila makuha yung 1,000. Yun po yung mga minimum na wage na natatanggap ng isang empleyado tulad ng SM, factory worker, janitor, construction boy. Yun po ang ano, kung ano mang yung mga minimum wage na, lalo pag minimum wage ka ng pang-province, mura lang talaga. Pero pag Manila, siguro 500, ano na yan nga ata. Wala, mahigit na 526 pa. Siguro mas malakas, mataas pa siguro doon. Ang bilang barbero po, sa totoo lang, kikita ka talaga pag lalo kung sarili mo yung barbershop. Kahit nangungupahan ka lang ng barbershop, bilang ikaw ang wala pa ng hatian, kikita ka. Pinakmababa dyan ay 1,000. Mabilis ka, kaya mong kitain ng 2,000 talaga. Kaya yung naiano ko, yung binigay na kwenta sa una kong sinabi na ganito yung kitaan ng isang barbero. Lahat sa loob ng ano yun, yung sa loob ng isang buwan, kung consistent yung income mo. O bawas na yung ano, babawasan natin kahit 1,500 o 1,000 lang. Magkano po yun? 30,000 kahit sa 1,000 lang. Yun po. Para kang nasa abroad din. Oo, nasa abroad. Lalo, itong panggugupit po, talagang maganda rin sa abroad. Ito'y magagamit po kahit saan. Daldala mo yung gamit mo, dala mo yung gunting mo, ay malaking tulong to. Kaya guys, mag-isip ka na. Sa panahon ngayon, napakahirap mag-apply ng trabaho. Diba guys? Tama. Kung ikaw may skill ka, magtayo ka ng barbershop, maghanap ka ng magandang pwesto para sa maraming tao, yun, makakuha ka ng maraming customer. Kailangan kabisado mo lahat, laptop, army cut, barbers, kung ano mga uso ngayong sa kabataan. O kaya may mga alam ka rin sa mga pambabae, kahit paano, ay matutunan mo yun. Mga train, yung mga masisila na pagugupit na mga matatanda, kahit alamin mo rin yun. Kasi yung mga matatanda, alam nila, ayaw nila na mga tulad nito na manipis. Ayaw nila kasi gusto nila yung babagay sa kanila, yung sa kanilang edad. Pero may mga ano rin na kahit matanda, alam, gusto nila ng pambata. Natatawa lang po ako sa kanila lang, ganun ang ano nila. Kaya, guys, mag-isip ka na. Ito yung panahon na sa oras ng kagipitan, sa oras ng kailangan mo yun ng trabaho, ito po yung sa kasagutan. Mag-aral ka mag-gupit, mag-aral ka mag-gunting, mag-ano. Kung ano man ang
ang di ka nakapagtapos ng pag-aaral mo. Ito po yung kasagutan na kailangan may talent ka. Yung panahon, kahit anuman talent ng ikakabuhay mo, ikang ganda ng kita mo, pasukin mo yan. Hindi lang barbero, marami pa. Pagano ng mga cellphone na yan, prepare cellphone, refrigerator, aircon, yung mga malulupit yan na kumita kasi pag marunong kayo yan, may sarili ka ng, shop na ipapatayo mo kasi may talent ka. Yan ang pinakamaganda. Huwag ka pupukos sa isang empleyado lang. Minimum wage. Mahirap po na ang tataas na ng bilihin ngayon. Sa panahon ngayon, napakataas talaga. Kaya, guys, itong panahon, sinasabi ko to, ito yung totoo na makakatulong sa inyo. Sa mga kalalakihan at mga bata pa, mag-aral po kayo magkupit. Mag-aral kayo magunting. Ito ay demand din sa mga sa ibang bansa, yung paggugupit. Kasi ito po ay professional din na trabaho bilang barbero ka. Kasi kahit presidente nga po ay nasusunod sa iyo o yung professional na tao. Pag hindi sumunod, hindi yung gupit niya pangit. Kailangan ano din. Kaya guys, pakisubscribe po ng channel ko, Gintong Gunting. Saan man sulok ng mundo, dyan sa probinsya, sa Mindoro, dyan sa Kabanatuan, mga OFW, saan man sulok ng mundo, tayo mga Pilipino ay may talent na ipagmalaki kahit saan. Guys, Gintong Gunting po, pa-subscribe, pa-share, and pakipanood po ng maayos. Salamat po. God bless you. Protection sa buong Pilipino, sa buong bansa. Protection sa Pilipinas. Guys, salamat. Sana itong sinasabi ko sa inyo, totoo po yan. Walang halong biro. Ito ang panahon. Kailangan may skill ka na. Thank you.